Chairman Danilo Lim ipinagpapaliwanag sa pang-iisnab sa imbestigasyon ng Senado. Sigal News reporter Mean Corvera sa detalye. Pinagpapaliwanag na ni Senator Grace po si MMDA Chairman Danilo Lim sa pang-iisnab sa imbestigasyon ng Senado sa ordinansa nitong tuloy ipagbawal ang provincial bus sa kahabaan ng EDSA. Nagtataka si po Chairman ng Committee on Public Services bakit hindi sumipot si Lim gayong nauna itong nagbigay ng assurance na dadalo sa investigasyon. Tila hindi raw ito interesado na maresolba ang matinding problema sa traffic sa Metro Manila lalo na sa kahabaan ng EDSA. Pero depensa ni MMDA General Manager Jojo Garcia, dumala raw si Lim sa MOA signing. Pero hindi na akong busy po at giniit na 5 minuto lang ang MOA signing at maaari naman itong humabol sa pagdinig ng Senado. Umani naman ang batikos sa mga mababatas ang hakbang na ipagbawal ang provincial bus. Iginiit ni ako Bicol Party List Representative Alfredo Galvin na maagang umaalis sa mga probinsya ang mga bus para hindi maabutan ang matinding traffic sa EDSA. Anti-puran niya ang patakarang ito dahil sa halip sa makatipid gumagastos pa ng karagdagang pamasahe ang mga pasahero dahil sa pagbaba sa malayong terminal. Para naman kay Senate President Vicente Soto, ban a solution lang ang ban ng provincial bus. Mareresolba lang anya ang traffic sa EDSA kung lilinisin ng MMDA ang mga kalsadang konektado sa EDSA. Nais si Soto na magpatupad ng no parking zone sa buong Metro Manila para magamit ang mga lansangan at doon dadaan ang mga motorista sa halip na bagtasin ang kahabaan ng EDSA. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senate President Vicente Soto. Kung yung linisin yung Sobel Roa sa Arroyo Street sa Manila, bibili ba ko sa inyo pag natanggal niyo yun? Subukan niyo yun. From the Makati, Manila side, all the way to Mandaluyong, Sobel Roas, Arroyo, Manila, pag nalinis niyo yun, bilib na ako. Then you will be able to digest, decongest the rest of Metro Manila pag nakaya niyo yun. Pagtiyak naman ng MMDA, may ginagawa raw silang solusyon para lumuwag ang trafiko sa EDSA kabilang na yung posibleng paglalagay ng bakod at hindi na nakahambalang ang mga provincial bus. Para sa Eagle News, may Ancor Vera, I am 1 with 25.